Hi guys, I'm Roy. Sa video nito, tuturuan ko kayong paano gumamit ng lagare. Yeah. So, let's start. Pag-usapan muna natin yung mga lagaring available dito sa atin. Yung madali nating makita kasi kadalasan yan, meron sa yung palengke kung saan tayo malapit. Or sa mga hardware, sa Ace, sa Wilcon, makakabili kayo. First, itong ganitong klaseng lagari. Itong lagaring ito, kadalasan ito sa palengke ito nabibili. More or less, mga nasa 150 yung ganito. Ito, okay na itong ganitong lagari. Makakakat na ito ng plywood na malalaki. Okay na rin. Pero, mas maganda ito sa mga maliliit na cuts. Next naman, ito. Itong ganitong lagari. Ito yung tinatawag nilang dovetail. Ito kasi yung kadalasan ginagamit sa mga dovetail joints. Next, ito. Yan. Ito yung ginagamit naman ito kapag magkakatay ng mga mahabang plywood. Lalo yung mga 4x8. Mas maganda kasi ito. Mahaba siya. So, isang push natin. Malayo yung nararating ng cut natin. Hindi siya masyadong nakakapagod. Hindi tulad ng mga maliliit. Maraming push. Konti lang din yung nakakain. First, dito muna tayo sa ganitong klaseng lagari. Sabi nga, tigo 150 lang. Ito yung favorite ko na lagari kasi mas madaling mag-precise cuts dito. Tapos, kahit true and true yung pagkakat niya, paglalagari niya. Anong ibig sabihin ng true and true? Yung lagari natin, pwedeng makat dun sa plywood. Lumalagpas siya dun sa plywood. Walang tatama dito sa dulo. So, nakapag-penetrate siya dun sa plywood. Gusto niyo mag-start, pinaka-sasuggest ko sa inyo, kahit ito lang. Ito lang yung bilhin niyo. Okay na to. Makapag-cut na kayo dito na kung gusto niyo na medyo malaki-laki. Yan. Ito, ganitong style. Okay na. Next naman ay yung dovetail. Dovetail saw. Ito, hindi ka makapag-true and true dito. Kasi, meron siyang ganito, parang bakal sa taas. Parang ito yung backer niya, para ito, hindi bumaluktot. Mahihirapan kang bumaluktot. Hindi ka tulad. Itong isa, madaling i-bend. Itong isa, medyo mahirap. Kahit naka-bend siya, dito lang siya naka-bend sa baba. Pero diretso pa rin siya. Hindi siya ganun kadali. Ito, ginagamit niya ito sa mga dovetails, sa mga joineries. Yan. Kung gusto niyo medyo maganda yung mga joineries niya. Tsaka, straight yung cut nito. Yan. Pang mga joints. Ito, yan. Ito yung mga lagari ng ating tatay, lolo. Hindi naman uso dati yung circular saw. Ito yung ginagamit nila kapag magkakat ng 4x8 na plywood. Yan. Ito yung mas madali. Yan. So, ito, hindi ko alam kung magkano yung mga ganito eh. Kasi, hindi na ako nakakakita ng mga ganito. Siguro kung makakita ako sa Ace Hardware. Pero yung mga ganitong klase, wala na, mga magagandang klaseng ganito. So, mag-start tayo. Tuturuan ko yung paano maghawak ng lagari. Kailangan yung lagari natin, hawak natin naka-ganito. Naka-ganito, tapos yun sa kabila, ayan, ganyan. Or, nandito sa taas. Pag nandito kasi sa gilid, ang pwersa natin, diretso lang dito. Pero kapag nandito, pinapwersa natin yung lagari natin na pababa. Pag ganun. Kapag nandito, chill, chill lang yan. Chill, chill. Pag nakaganito, yan, medyo galit na kayo yan. Kasi, yung pinapwersa ninyo na yung lagari pababa. So, paano ba tayo magsisimula? Kuko natin, lalagay natin dito. Tapos ito, isasandal natin dun sa kuko. Tapos, hihilahin na natin itong lagari paatras. Yan, naatras na at na iaatras. Okay lang yan kahit matagal, marami. Sasusundan nyo lang yung linya. Hindi, magkakaroon na siya ng gatla or groove na tinatawag. So kapag mayroon na tayong groove, pwedeng ito na yung magiging guide natin para sa lagari natin. Pero, yun na nga, nakagawa na tayo ng groove. Ano nang gagawin natin kapag pagtatanggalin na natin yung kamay natin dito? Tamang way para yung straight yung paglalagari natin. Una, gagawa natin ng groove yung buong linya. Lalagyan natin ng gatla lahat. Kung makikita nyo, yan, meron na siyang gatla. Pero, hindi pa siya, tingnan nyo yung lagari, hindi pa siya
nakaka-penetrate, hindi ba siya pumapasok? So ang gagawin natin, gagatnaan natin para kapag ito, itinulak natin ang pababa, pag ikakat na natin siya, meron siyang guide. Ito kasi yung guide eh, yan, yung groove na ginawa natin. Meron na siyang guide, so... Yan. Nakat na natin. Tapos, oh, di ba may cut na tayo, tapos nawawala na ulit yung groove. Groove do ulit, lalagyan ulit natin yung groove. Pag may groove na ulit, tataas na ulit natin. Yan. Tapos groove, tapos, papansin nyo, straight yung cut natin. Dahil dun sa groove, cut, yan, ganun lang. So, paano ba yung tamang pwersa sa paglalagari? Okay na tayo dun sa groove cut, no? Ang pwersa niyan, kailangan pwersado kapag papush. Pag ang papush tayo, pupwersay natin. Kasi may groove naman na eh, so hindi na siya lilikong pa ganun o pa ganun. Kung walang groove yan, liliko yan. So, kapag paatras naman, hihilahin lang natin siya kahit ganito yung kamay natin. Hilahin lang natin siya ng paganyan. Tapos, pwersa, pababa, tas hila. Yan. Hindi nyo kailangan pwersahan yung pabalik. Kasi, pag pinwersa nyo yung pabalik, baka mawala yung groove. Or hindi pa kayo sanay. So, ganun lang muna. Practice muna. Pwersa, tas atras. Pwersa, tas atras. Yan. Tas, hanggang masanay na. Kung makikita nyo, yung kamay ko, awkward, ganito. Kailangan, kapag magka-cut kayo, yung malalaglag na piece, hawak-hawak nyo, dito sa kabila, dat pa ganito. Ang peso nyo dapat naka ganito, para kapag malalaglag to, sasaluhin nyo lang, yung dito malalaglag. Hindi nyo kailangan gumanon, kasi awkward yung ganito. Kaya ko lang siya pinakitang ganito para makita niyo yung cut dito. So, i-check natin kung medyo pantay. Oh. Diba? Ganun lang. Groove muna, tapos siya ikakat ng diretso. Yan. Oh, diba? Pantay yung gawa natin. Hindi na natin kailangan ng circular saw. So, paano kung magkakatay ng ganito ka? Or mas mahaba pa. Kadalasan kasi wala tayong mukha na straight line para maging guide natin kapag maglalagari tayo. So, ang kailangan natin kapag halimbawa mga 8 feet yung mga boards halimbawa or more, halimbawa mga 2x4s yung mga table yung ikakat natin. Ang sasuggest ko, kailangan nyo is ito, ganito. Ito yung tinatawag nila na pitik. Ito yung modern eh. Ito yung chalk line na sinasabi nila. Pero yung pitik, yung iba ang nakalagay, ink talaga, ito, chalk yung nakalagay sa, dito sa loob. So, mabubura mo pa siya. Kapag ink kasi, kapag ginawa mo na siyang line, hindi na siya mabubura. First, shake nyo muna para yung mga chalk niya sa loob. Ando doon. Tapos, first, lalagyan natin siya ng linya ng mahaba. Kasi, dito, sa ating chalk line, ito, ilalagay natin to. So, doon sa gitna, kailangan yung linya nyo nasa gitna. Para kapag ginawa nyo yung chalk, nasa gitna siya. So, hihilahin nyo lang ito. Kailangan, persado siya. Hihilahin nyo. Hanggang sa dulo. So, yan. Ito yung linya natin. Lalagay lang natin siya dyan. Yan. Tapos, kailangan masikip. Angat lang natin. Boom. Yan. Nakita nyo yung linya. Yan. So, ayun yung magiging linya natin. Kinagandahan dito kasi hindi siya ink, chalk lang siya. Pwede natin siyang burahin. Tatanggal yan. Brush lang. Tatanggal yan. So, ayan na po guys. Ito po yung video natin para kung paano gumamit ng lagari. Kasi minsan yung mga circular saws natin or mga binili natin sa Lazada, hindi pa rin dumarating. Pero gusto nating gumawa ng mga projects ngayon. Kasi nga, for now, ayun muna. Medyo mag-practice. Pwede tayo mag-practice para exercise na din. Kasi kapag medyo mahaba yan, nakaka pampapawisan eh. So,
if ever po na meron kayong any questions, suggestions, or any comments, comment nyo lang sa baba. Try natin silang sagutin. So, ayan lang po. Thank you.